Mga boss, idol, magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman nga tayo sa ating bagong video na pag-uusapan na patungkol naman sa balitang sinisinga ngayon si Coach Seji Bruton at ang bagong sentro na kukunin ng Los Angeles Lakers. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin to. Una nga tayong dumako ngayon mga boss, idol, sa balita sa Los Angeles Lakers. Pagkatapos ngang matapos ang taong 2022, mga boss, idol, nakuha nga ng Lakers ang kanilang huling panalo kontra sa Atlanta Hawks. Kasabay rin naman nga ito ng pag-celebrate ng kaarawan ni LeBron James. Kaya naman, inaasahan na natin na bibigay talaga ni LeBron ang lahat para sa kanyang kaarawan. Ngunit kahit man nga na ipanalo nila ang laban na yon, nananatili pa rin naman sila sa ibaba ng Western Conference na may kartadang 15 wins at 21 losses. Pareho nga sila ng record ng batang team ngayon na Oklahoma City Thunder. Pero syempre, lahat ngang yan, kung susumadahin natin, alanganin pa rin naman nga sila ngayong buwan ng January na umangat dahil halos makakalaban nga nila ay ang mga championship contender gaya ng Miami Heat, Denver Nuggets, Philadelphia 76ers at Dallas Mavericks. Kaya naman dahil dyan, usap-usapan na rin naman nga sa loob ng kanilang organisasyon na maghanap ng pansamantalang sentro nila dahil na rin sa pagkawala ni Anthony Davis sa lineup. At matunog ng pangalan dito ay si DeMarcus Cousins at si Hassan Whiteside. Samantala, dumako naman tayo mga boss idol dito sa ating sunod na balita at update na rin kay Kai Soto. Matapos ngang maputol ang 4-game winning streak na hawak-hawak ng Adelaide 36ers ay natapos na nga ito noong nakaraan sa mga kamay ng Cairns Taipans. At dahil nga dyan nagsimula na naman batikusin ng mga fans ang kanilang head coach matapos bangkuin sa huling quarter si Kai Soto. Meron na nga sanang hawak-hawak na kalamangan ng Adelaide 36ers bago magsimula ang 4th quarter. Ngunit sa kasamaang palad, nag-choke pa nga sila dito patapos umiscore lang sila ng 19 points sa 4th quarter at 32 naman sa kalaban. Nagsisimula na naman niyang matanong ng media si Coach Bruton bakit nga ba binangko ang kanilang batang center lalo pat malakas nga ang presensya nito sa ilalim ng basket. Malayong-malayo nga ang 11 minutes lang ni Kai Soto sa iba nilang big man na nakakakuha ng 21 minutes per game. Ayon nga sa naging sagot ni Coach CJ Bruton, nakikita nga nito na mas nakakakilos nga daw ng maayos ang kanyang team sa fast pace. Pero syempre kung iisipin natin kung sakali man niyang ipinasok si Kai Soto, magugulo sana nito ang opensa dala ni Shannon Scott ng Taipans. At dyan nga po nagtatapos ang ating video ngayon. Maraming maraming salamat po.